Yun, so magandang araw sa mga fishing master natin dyan. And welcome sa ating channel na Fishing with Amares. So siguro ito yung pinakaunang fishing related video na ipopost natin dito sa ating channel or page. And gagawin natin ngayon, mag-unbox tayo ng isang napaka gandang rod. Okay? So roll muna yung intro. So yun na nga, may unbox tayong bagong rod dito, no? So ang rod pa lang ito is nabili ako sa kay Doc ng Baka. So check niyo na lang yung Rerex Philippines. So itong rod na to is from Indonesia. Okay? So this is the Rerex rod. So wag na natin patagalin, kunin ko na agad yung box na i-unbox natin. So ito yung galing kay Doc ng Baka. So shout out sa iyo, Doc. So sealed pa yan. So ito yung i-unbox natin. Titingnan natin kung ano yung rod na nasa loob nito. Okay? So, buksan natin. So, super secure ng pagka, ano ha? Super secure ng pagka, pagka package ni Doc dito. So, that's a good point. So nasa loob siya ng isang parang cylindrical na karton. Ayan. So ayan, buksan na natin itong dulo. And makikita nyo kagad yung pinakang rod. So syempre dapat nandito yung ating Rerex Nosantra sticker. Okay. Yun yung unang bumangad. So, tingnan natin kung may laman pa. So ito lang mismo yung laman ng ating box, no? Yung pinakang rod natin and yung sticker ng Rerex Nosantra. Okay? Ayan, so wala na. So, pasok tayo doon sa pinakang rod natin. Ano ba yung laman na rod nito? So, bago yun, kung makikita nyo, andito na kagad yung pangalan ng ating rod. So, that's Rerex Nosantra Pajajara. Okay? So, bali pala, no, konting trivia lang, yung Pajajaran is isang kingdom na matatagpuan natin sa Indonesia. So, dun galing yung pangalan ng rod na to. Okay, so, buksan natin siya. So, yung rod bag niya, or yung rod case niya, is dalawang compartment, no, na magkahiwalay. Meron siyang tahi sa gitna para mapaghiwalay yung dalawa. So, dalawang segment pala tong rod na to, guys, no. So, ito yung pinakang segment niya. Okay. So, ayun. So, buksan ko muna bago natin tingnan yung lahat. So, ito naman yung kanyang tip. Ayan. So, tanggalin ko lang muna to para makita natin kung gaano kaganda itong rod na to. Okay. So, simulan ko dito sa pinakang base niya or butt. Okay. So, kung makikita nyo, guys, no? Kung makikita nyo, meron siyang hot stamp. Okay, hot stamp na gold. So, ang design niya is parang nakakita ko to, itong design na to para sa mga tabak, or kung di ako nagkakamali, isa tong klase ng itak. Siguro ito yung itak na ginagamit sa Indonesia. So, yan yung stamp niya, hot stamp yan. So, yung pinakang bat niya, okay, pinakang puwet niya is may nakalagay na Rerex. So dito is makintab siya, no, makintab. So kung hindi ako nagkakamali, that is laser engraved. Kung hindi ako nagkakamali, so yan siya. So yan. Ayan. So ang rail set niya, kung makikita natin, ang rail set is naka Fuji. Okay. So, hindi katulad ng ibang rod na yung lock niya is nanditong parte. Ang lock niya is nandito siya. Okay, dyan yung nagbubukas para lagyan ng reel. Okay. So, kung makikita nyo, no, maganda yung design ng pagkagawa nito. Ayan, maganda. So, pagdating naman dito, this is a carbon fiber rod siguro yung tawag sa kanya. So makikita nyo nandito yung logo ng Rerex Nosantra Pajajaran. And ito yung flag ng Indonesia. Ang maganda sa rod na ito,
no, this is a limited edition. 333 lang ang ginawang rad na ganito sa buong mundo. So hindi ko alam kung madadagdagan pa yan. As of now, 333 lang ang ginawa. So ang maganda sa rad na to is meron kang sariling number. So kung makikita nyo, ang number na nakuha ko is 263. So malapit na siya sa 300. So ayan yung number niya. So maganda kapag merong number yung rad is parang para sa'yo lang talaga yan. Okay? So ginawa yung rad na yan is para lang sa'yo kasi mayroon nga siyang number. So for example, nawala yung rad. So may nakakuha, kapag may magbebenta, makikita mo sa number kung sa'yo ba yung number na yun. So para siyang motor na mayroong plaka. Okay? So pasok tayo sa specs ng rad na to. So ang pwede nating ilagay na lure dito, or lure weight, is kung makikita nyo, that is 2 grams to 12 grams. Okay, 2 grams to 12 grams ang pwede nyong ikarga na lure dito sa rad na to. Ang line na pwede nyong ilagay sa kanya is from 4 pounds to 8 pounds. Ayan. So, makikita din natin dito yung pinakang length niya. So, this is 7 inch. Okay? And 3 feet and 3 inch na rod. So, ang size nito is 732. So, kung familiar kayo sa kapong 732, yung spec ng kapong 732 na Red Spider is katulad lang din ng spec nitong Pajajara na to. Okay? So, kung titingnan nyo, okay, kung titingnan nyo itong mga guide na to, this is a Fuji guide na po siya. Okay? Fuji guide na siya. So, may makikita kayo dyan na Fuji guide. Ayan, Fuji. So, nakalagay dito yung logo ng ating Relax Pajajara. Ayan. Yan yung logo niya. So, pagdating dito sa ating tip, no? So, ito yung magiging tip niya. So, makikita nyo, that's combination of black, gold, and red. And lahat ng guys niyan is naka-Fuji na. Okay, naka-Fuji guide niya siya. So, maganda yung pagkakayari. Matibay kasi sigurado, Relax to eh. So, maganda yung quality ng rod na to. Okay? So, about sa field test naman, siguro next video mag-field test tayo ng rod na to. But, hindi pa kasi dumadating yung line ko na para sa kanya. No? Kasi ang ginagamit kong line ngayon is 2 pounds. So, susubukan muna natin lagyan siya ng 2 pounds. No? Mas mababa doon sa specs, specification ng rod na to. Okay? So, based doon sa pagbasa ko sa mga comments, ang rod na to is nakaklassify pa as ultralight. Okay? Pero, iseset up ko to sa light. Okay? Light na setup. Okay? Pero sabi nila, this is a ultralight rod. Okay? So, ayusin ko muna, buuin ko, and tingnan natin kung gaano kaganda itong rod na to. Okay? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. Ayun, so nakita nyo yung simple montage ng ating rod. And siguro dito ko natatapusin ng ating video. Ang susunod na video natin ito is yung ating field test ng
napakalakas na Relex Nusantra Pajajaran Rod 732. Okay? So, thank you so much. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung hindi pa kayo nakafollow or nakasubscribe sa ating Pager channel, pakisubscribe na lang kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng content. And thank you so much sa panonood. Goodbye. Fish oil.